What's up, you guys? Good morning, good evening, good afternoon. Saan man kayong lupalok ng mundo? Hello, hello, hello. My name is Anno and welcome back to my channel. Ang topic natin ay related na naman sa K1 to AOS. And sa previous video ko is napag-usapan natin yung estimated fees or total na babayaran nyo from K1 process hanggang sa makarating kayo sa US. And syempre, pagdating nyo sa US is after ng kasal nyo is mag-a-apply na tayo for green card or yung tinatawag natin na adjustment of status. Ngayon, ang common na tanong is, hey, magkano yung babayaran ko, paano pag may K2 ako, and all that. So, ito, gumana ako ng video para sagutin lahat ng tanong na yon, pero isisingitan ko na rin siya. So, ang topic na to ay, magkano yung mga babayaran mo if you're applying for AOS, EAD, and AP. Okay, so let's start from AOS. As of today po ay January 18, 2018. So, medyo updated po yung mga nakuha ko na numbers or fees. Para mas updated din yung videos. Anyways, if you're adjusting from K1 to AOS, ang babayaran mo po ay $1,140 US, and then additional na $85 US for biometrics. So for a total of $1,225 US, yun po yung application fee mo. Okay? And then kung may K2 ka, it's another $750 US. Okay? So, kung ikaw ay K1, ang babayaran mo a total of $1,225 US. Pero kung may K2 ka, ito ay additional $750 US. Okay? And then, syempre, kung ipa-file natin yung application natin, pwede kang mag-send ng pocket mo gamit ang US Postal Service or pwede ring FedEx. But since mas common ang FedEx na pinag-uusapan o ginagamit ng mga nag-a-apply, so doon na lang ako nag-rely, okay? So from FedEx, ito yung pwede mong bayaran. Kung ang packet mo ay mga nasa 1 pound, umabot ng 1 pound, ang babayaran mo ay 23 to 27. And then kung umabot ng 2 pounds, ito ay mga nasa 25 to 29. And then, kung umabot ng 3 pounds, ang babayaran mo ay nasa $28 to $32. And then, pag umabot ng 4 pounds, ito ay nasa $32 to $37. And then, pag 5 pounds, nasa $36 to $41 yung babayaran mo, okay? Ako kasi, FedEx yung ginamit ko. So, kaya din mas nag-rely na rin ako sa FedEx kasi mas common din na ginagamit ng mga applicant is FedEx nga. Okay? Ngayon naman yung tanong nila is, ngayon naman yung mga nagtatanong, how much naman yung application ng EAD at AP? Okay, bago po ako magsalita about sa EAD fees and AP fees, okay? Again, pag nag-apply ka po or nag-adjust ka ng status, hindi naman necessary kailangan mag-apply ka na din ng EAD or AP. Depende po ito sa inyo, okay? Pero, ang sabi nga nila, may mga state na matagal mag-process ng green card, kaya yung iba, while naghihintay ng update or process ng green card nila is nag-apply na ng EAD or combo card, kung tawagin natin, para kung matagalan man yung green card, pag nakarating yung combo card nila, somehow they can start working, and then kung gusto nilang umuwi ng Pilipinas sandali, is magagamit nila yung combo card nila. Okay? So, if you're applying for AOS at sinabay mo ang EAD at AP, wala na pong bayad ang EAD at AP. Pero, kung hindi mo sila pinagsabay, if ever nauna yung AOS, natagalan ka, so mag-a-apply ka muna ng EAD and AP, so pwedeng mangyari yun, di ba? So, ang mangyayari po niyan, magbabayad ka for EAD, for filing alone ng EAD mo ay $410 US plus $85 na biometrics, okay? If you're applying, ulitin ko, if you're applying for EAD alone, walang kasamang ibang process, ang babayaran mo po ay $410 US plus $85 na biometrics.
Okay? And then, if you're going to apply naman for AP, ang babayaran mo ay, well, if you are 13 and below, ang babayaran mo ay 575. Pero ikaw naman, if ikaw naman ay 14 and above, ang babayaran mo ay 575 plus biometrics. Okay? Which is mag-round off ng $660. Okay? Pero again, if you applied for AOS at isinabay mo yung EAD at saka yung AP, magiging free yung filing ng dalawa or ng combo card. This is a short video para lang talaga mas detailed yung mabigay kong info, and then if medyo magulo pa rin, mag-iiwan ako ng list down sa description box para if ever. And then ayun lang muna. Thank you for watching, and I just want to remind everyone na if you guys are watching these videos and you've been watching my previous videos, please don't forget to subscribe and click the bell button for more updates about the K1 process. May mga plano pa rin akong ilabas na videos about the K1 process, about the AOS, about the EAD and AP, about I was about to do a video about the driver's license thingy, pero unahin ko lang muna to para sa inyo. And then ayun, hopefully nasagot ko yung mga tanong about sa fees ng AOS, EAD and AP. And again, check the description box para mas malinaw yung numbers and all that. And then ayun, sa mga naka-subscribe, thank you so much. Sobra ko na-appreciate 'yon. And then sa mga good comments, thank you. And again, kung gusto niyo ako makausap nang hindi lang sa YouTube, please watch the video until the end para makita niyo kung saan ako pwedeng i-reach, Facebook, Instagram, Twitter, or check yung itong nasa taas para makita niyo kung saan ako pwedeng i-check. I don't know, I might put it somewhere there. Yeah. Anyways, thank you for watching. See you again next time. Ciao, babies.